Pinatikos ni Carl Yodi de Guzman ang gumamit sa web domain na mayroong pangalan niya para sa website ng isang kalaban. Ang ibang presidential candidates naman, binigyang diin ang halaga ng pagdalo sa mga debate. Naritong report. Sinuyod ni Mayor Sco Moreno ang probinsya ng Cavite ngayong araw. Bababa pa siya ng motorcade para yumakap magmano o makipag-selfie sa mga matatanda. Hindi naman muna nabisita ang Imus at Bacoor na kilalang baluarte ng kalabang si Senador Ping Lacson. Pero sabi ni Yorme, may date pa sila sa probinsya bukas. Matigas man ang bulalo, lalambot ninyo. Pipilitin natin sa iyo ng lahat ng mga kababayan natin. At siyempre, alam ko naman na mahal nila si Senator Ping Lacson. Kung halimbawa lang, kung halimbawa lima sila sa pamilya. Sabi pa ni Moreno, kung mananalo siyang pangulo, handa siyang italaga sa kanyang gabinete si Vice President Lenny Robredo. Noong nakaraang linggo, sinabi rin ni Yorme na gagawin niyang anti-corruption czar si Senator Ping Lacson. Tungkol naman sa presidential debate, sinabi niyang karapatan ng kandidato kung sasali rito o hindi. Pero para sa kanya, mahalaga ang pagdalo rito. Just imagine yourself as a voter. You are the HR. Paano mo naman ako tatanggapin kung di mo naman ako na-interview? Kahit naman si Senador Ping Lacson, giniit na sa debate malalaman kung sino ang karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas. Dito raw kasi makikita ang plataforma karanas leader hindi nagpapanggap, hindi baguhan, hindi tuturuan pa lang at lalong hindi kawatan. Ang labor leader namang si Leody de Guzman, plano raw na magsampa ng kaso sa may pakana ng domain grabbing. Kapag kasi nag-type sa internet ng kalyodi.com ay dumidirekta ito sa website ni Bongbong Marcos. Sabi niya, kalyodi.org ang kanyang domain. Inaasahan na raw ni de Guzman na magiging marumi ang eleksyon pero hindi raw niya inakalang pati pangalan niya ang nanakawin at aangkinin. Umapila rin siyang imbestigahan ito ng mga otoridad. Kansilado naman ang mga aktibidad ngayong araw ni Senador Manny Pacquiao. Mobile Journal, Yela Pascual po, hatid ang mukha ng balita.